Celestino Espinola, Sharon Rose Master of Kalayaan Center. Okay, first siguro, bago ako mag-start, okay lang po ba magtayuan tayo lahat? Yes. Yun, no? Para mabanat naman yung ano, umikot yung dugo. Yun, no? Pakitaas yung kamay. Iwagaw, iwagayway. okay na, pwede na. Yan, nainat-inat. Kasi pagka ang dugo natin medyo malapot, yung memory natin hindi masyado makapag-function. Lalapot din. okay, excited ba kayo ngayong araw na to? Okay, kasi ako excited din sa inyo, i-share yung nasa puso ko. Actually, katulad nyo rin, lahat tayo nag-start sa Atomy na, di ba, zero. No? Lahat tayo na nag-umpisa na hindi alam kung ano talaga yung Atomy. Di ba? Actually, bigyan ko lang kayo ng unting background kung paano ako nag-start. Naka-graduate po ako ng electrical engineering. Bago ako graduate, nakapagtrabaho ako sa isang data conversion company. Isa US company na nagko-convert kami ng data through sa papunta sa computer. And na-realize ko po, nung nakaupo ako minsan sa table, nagtanong ako sa sarili ko, ito na ba yung future ko? Actually, to be honest, nag-aaral ako, ayoko talagang mag-empleyado. Nag-iisip talaga ako mag-business. Ang problema, that time, di ba? Ang iniisip ng isang estudyante, paano ka magiging negosyante kung wala kang puhunan? Tama? Kaya palagi kong tinatanong sarili ko, nakita ko kasi yung manager namin na matagal na sa company. Sabi ko, kung yung manager nga namin hindi umaman, na US company pa yung company namin, na sa napakatagal na panahon, how much more ako kung hindi ako manager? Dumating po yung time, nag-resign ako sa work for some reason, personal reason, actually sa church. Sabihin ko na sa inyo, nagko-conflict siya sa church namin, medyo active ako dati sa church, kaya ginibab ko siya, binigay ko na kay God, sabi ko kay God, bahala ka na God kung saan mo ako dadalhin. Pag nag-resign kasi ako, parang ayoko na mag-resign doon sa company dahil maganda na yung pwesto ko. Pero yun nga, yung mag-resign ako, dinala ako ni God sa sales. Actually, ayaw ko talaga ng sales. Pero ang ayaw ko lang pala talaga, yung rejection. Na-realize ko nung nagbasa ako ng libro, the reason bakit ayaw ng tao ang sales, ayaw ng tao ma-reject. Do you agree? Yes. And pag nabago pala yung mindset mo, magbabago rin yung attitude at behavior mo at kilos mo. Kaya nung nakita ko po yung ganitong negosyo, 1996, nakita ko po yung pag-asa na matupad yung mga pangarap ko. In fact, isa pa sa nagustuhan ko, bukod sa pwedeng matupad yung pangarap, yung may papamana pa sa mga anak na may iwanan mo kung anong mangyari. But ang problema nung 1996 na company ko, napakahirap ng requirements para bago mo ma-achieve yung magandang position. Actually, na-realize ko, tama yung sinasabi ng libro. Nagbasa rin po ako ng libro. Sabi ni Joshua Go, yung libro niya, sabi niya, ang unang-unang marketing plan na naimbento ng industry na to, ng MLM, is yung leadership plan. Leadership plan ang pinaka-successful at pinaka-longest running plan na na-invento ng network marketing. 1996, na-realize ko po yun, nang nandoon ako sa company, magmamanager po ako, isang buwan na lang. Actually, na-reach ko kagad yung assistant managership in less than 6 months. Kaso na-realize ko, pag leader ka na pala, pag may posisyon ka na, yung requirements mo mataas na rin. May monthly quota kasi. And na-realize ko rin, may 5 supervisor ko sa ilalim, sila mismo hirap ma-reach yung maintenance o monthly requirements. Nakuha niyo po, kaya sabay-sabay kami, nung mag-meeting kami, nung sinabi nila na hindi realistic yung maintenance, nag-decide kami lumipat ng company. Okay, hindi ko na sasabihin yung new ways. Andito yung mga kasama ko. Okay, ayun. Bali, nandoon na ako sa company, another US company yun. Ganun din ang system, leadership plan din. And I finally realized, ang leadership plan, kaya nga leadership plan, nakadesign siya sa leader. Sa 10 tao dito sa kwartong to, normally isa lang ang leader. Okay? Majority hindi. Ano yung mga qualities ng leader? Yung kayang gawin yung ginagawa ng hindi ordinaryong tao. Kaya doon ko na-realize, yung pumasok yung local company, nauso po ko yung local company na multiple slot, year 2000 yan. Diyan na siya yung binary na ginawa ng mga, na-invento ng mga Pinoy. Actually, originally from Malaysia. Ang problema naman doon sa local company, okay, kailangan medyo maano ang puso mo. Ibig sabihin, hindi, magaling ka mambola, kumbaga. Kasi may mga exaggeration gagawin. Kasi yung product, normally, front lang.
wala akong gustong patamaan, no? Baka may masasaktan. Sa sistema kasi ng local, pera-pera lang. Ay, ibig sabihin, kaya kami sumali. Ako, kaya ako sumali. Yung pa kaya marami na attract from US company to local company. Dahil yung kitaan, pinapakita nila yung kotse nila, yung cheque. Okay, iba sa inyo nakakapag-relate. In fact, nakakakuha ka ng tao pag nakita nila yung Xerox copy ng cheque mo. Kasi sweldo ng ibang tao na majority of average Filipino people na isang taon, kinikita ko lang na isang linggo. Eh, sino ba naman hindi maingganyo nun, no? But ang problem nun, nakaset up lang siya sa kita-kita, pera-pera. Nakuha niyo po, yung product, ano lang, palamuti lang, front lang, para masabi na may negosyong legal, no? Pero hindi ka bibili ng produkto pag hindi ka hindi naman talaga binibili yung produkto dahil lang sa package. Nakuha niyo po. Tumagal po ako almost 20 years, to be honest. Tatlong company, nakita ko yung sarili ko, ako yung top earner. Okay? Pero ang problema, hindi siya stable. Kasi nga, okay, ang income naka-base sa recruit, okay, that means pag walang recruit, ano mangyari? Ang income. Ang galing ng dinisay ng mga Pinoy. Labas sila ng hindi lang binary, pati unilevel, kinumbine. Ibig sabihin, hindi lang daw sa recruiting kumikita. Tuwing may bumibili ng product, may kita ka rin kasi may unilevel. Pero kung i-analyze mo talaga, majority ng income, impact, more than 90% galing sa binary, which is recruit. Tanggalin mo recruit, wala mag-aaksya ng oras doon sa unilevel na palamuti rin lang. Nakukuha niyo po, nung mabasa ko yung cash flow ni Robert Kiyosaki, yung Rich Dad Poor Dad, doon luminaw yung katotohanan na active income, mahirap matupad yung pangarap. Okay, wala ko yung gusto patamaan, no? Hindi ako sumulat ng libro. Pwede niyo po i-search sa Google o sa YouTube yung cash flow. Ano yun? Kaya pala majority ng tao mahihirapan matupad ang pangarap. In fact, kung tatanungin mo ngayon yung makakilala mo, tatanungin mo sila, paano umasenso, paano yumaman? Normally, ang sagot, ano? Okay, bukod doon. Normally, yung hindi alam yung sagot, normally ang sagot nila, sipag at tiyaga. Di ba yun doon ang sagot? Para umasenso, sipag at tiyaga. Sapat po ba yung sipag at tiyaga para umasenso? Actually, kung masipag at matiyaga kayo, alam niyo yan. Pero yung mga tamad, hindi nila naintindihan yun. Hindi, joke lang. That means, isa pala ang reason, hindi sipag at tiyaga ang paraan para matupad yung mga pangarap. Hindi lang. Kailangan din ng sipag at tiyaga, pero kailangan may tama kang sistema. Nakuha niyo po? Sa cash flow kasi na tinuturo ni Robert Kiyosaki, may apat na klase ng source of income. Okay? Majority ng tao, ang alam lang ng income, yung active income. Ano yung active income? Kasama doon yung employment. Kahit presidente ka pa, kahit kapitan ka pa ng barko, sumisuwang sahod ka ngayon ng monthly, half a million a month. Okay? Pag ikaw na stroke next month, wala ka na half a million. Do you agree? Pag ikaw nagkasakit, pag ikaw nawala, kinuha ni Lord, kawawa yung pamilyang umaasa sa'yo. Nasanay sa standard ng buhay na kumikita yung breadwinner ng half a million naman. Okay? Kahit gano'ng kalaki kita mo ngayon, titigil at titigil yan. Do you agree? Kasama rin dyan po yung sinasabing self-employed. Pag may sarili ka naman negosyo at ang negosyo mo walang system, okay, pag tumigil, walang customer, may kita pa ba? Kaya kung may makilala kayo na yung income galing sa active income, kailangan po nilang marinig, makita ang Atomy. Okay? Ano yung mga active income? Pag professional ka, ang doktor na walang pasyente, may kita ba? Ang engineer na walang kontrata, ang contractor walang kontrata, ang ahente, sales people, selling. Maraming Pilipino tayong kakilala, kaibigan na kanila, nagbebenta, tama? Pag tumigil ang benta, may kita ba? That means, etong tanong, kung ang kita tumitigil, ang gastos ba sa bahay tumitigil? Kung matalino kang breadwinner, kung matalino kang magulang, at umaasa sa iyo yung mga mahal mo sa buhay, dapat alam mo yung ibang income. Hindi lang active income dapat ang income ng pamilya. Or, hindi lang isa ang source of income ng pamilya. Dapat multiple source. Okay? And especially, dapat alam nyo yung passive income. Sino yung may passive income? Empleyado, yung negosyante. Kung may boss ka, normally, ang income ng boss mo, hindi active. Passive. Na-realize ko sa network marketing, tinuturo ko na po yan, na nasa binary ako ng local, na-realize ko ang recruiting pala, ang network marketing na nakabase ang income sa recruiting, active income din. Bakit? Kasi no recruit, no income, that means
active income siya, tama? Proud na proud pa ako, tinuturo dati. Ang active income is net, yung employment lang sa ka-self-employed pala. Maraming network marketing naka-base yung income sa active. Kasi nga, pag walang recruit, walang income. Ito pa. Okay? Sa mga US company, normally kasi lahat ng US company may quota. May monthly quota. Monthly requirements. That means, ang isang company mo, pag naka-base din yung income sa monthly requirements o monthly quota, that means walang quota, wala ring? Pasok din siya sa active income, tama? Tama ba? That means pag wala ka maintenance, walang kita, hindi ka titigil sa pagtatrabaho para kumita. Hindi siya pwede ipamana. Pag pinamana mo sa anak mo at yung anak mo hindi naman niya kaya yung maintenance o yung quota, hindi rin kikita yung pinamanahan mo, tama? Thank you God kasi dumating yung totoong passive income sa network marketing. Speaking from my experience, to be honest guys, very rare, in fact, wala pa akong alam. Walang exaggeration to, dahil nandito lang ako sa harapan, na merong klase ng network marketing na katulad sa Atomy. Kaya consider yourself fortunate na nakita nyo yung Atomy sa panahon na to. Okay? Kasi kung makakapagturo lang tayo tungkol sa comparison ng mga nag-i-exist na competition natin sa industry, napakaswerte natin sa Atomy. Ano ba yung passive income? Para doon sa hindi nakakaalam, yung normally may mga big-time business na may system. Na kahit yung may-ari, pag ikaw yung may sistema, kahit di ka na magtrabaho, tuloy-tuloy pa rin yung pasok ng income mo. Kasama din dyan yung yung investor. Siyempre, yung investor, yung may pera. Pag wala kang pera, wala kang passive income. Tama? Hindi ka magkaka-passive income. Ang good news, para sa akin, okay, etong Atomy lang po ang nag-o-offer ng totoong genuine passive income nang hindi mo kailangan mayaman o matalino o leader. Kasi nagbibigay siya ng equal opportunity to everyone. It doesn't matter kung may pinag-aralan ka o wala, bata o matanda. As long as meron kang pusong sumunod sa system. Ang nakita kong problema ng Atomy na hindi nakikita ng marami o hindi naiintindihan ng marami, yung kailangan lang talaga rito, mayroon kang patience. Kailangan maturuan yung mga tao, yung magiging member natin, ng disiplina at pasyensya. Kasi biblically, pag walang patience, hindi mabibuild yung karakter mo. Naniwala kayo, lahat ng mabilis, hindi maganda. Lahat ng madali mo nakuha, hindi mo napapahalagahan. Do you agree? May kasabihan sa English, easy come. Pero pag pinaghirapan mo yan, pinagtsagaan mo, anong ginagawa mo? Di ba pinapalag? Kahit sa income, lahat ng income na hindi mo pinaghirapan, para ang dali ring gastusin. Pero once pinaghirapan mo yan, di ba? Kahit sa mga anak mo, sinasabi mo yan na hindi mo basta-basta dapat sasayangin yung pera kasi pinaghihirapan niya ng magulang mo. Pero pag lahat ng bagay, yun ang nakita ko sa Atomy. Kaya lahat ng pinagtiyagaan natin, nakita ko sa Atomy, ito yung income na panghabang buhay, maipapamana mo pa sa mga mahal mo sa buhay. Ito yung legit. Ito yung totoong sinasabi nilang the greatest opportunity in the history of the world. Na pwede mong sabihin na talagang meron kang, yung ginagawa mo ngayon, sulit o worth it. Kasi alam mo kung ano't ano mang mangyari, meron ka pa rin iiwan sa mga mahal mo sa buhay. Guys, yun yung example, yung track record ko na nakita ko talaga yung takbo, yung trend ng industry. Maraming network marketer dahil nasilaw sa kitaan, sumali sa company dahil sa kita, normally yun din ang dahilan ba't sila nawawala. Bakit? Pag nasanay ka na kumita sa mabilis, gusto mo palagi na mabilis. Napansin yung mga OFW pag naranasan na kumita na malaki? Ayaw na magtrabaho sa Pilipinas? Napansin nyo? Ganon din po, pag nakaranas ka ng income na mabilis, parang ayaw mo na mabagal. Pero nakalimutan na marami yung mabagal, in fact, na nakalagay sa Holy Book, yung pag-asenso pala, hindi dapat minamadali. Yung unti-unti, yun yung nagpapayaman. Hindi yung mabilisan. Nakuha nyo po? Kasi nga, yun yung nagbibuild ng tamang karakter mo, at saka yun yung effort na ginawa mo talaga, genuine effort mo na pinagtiyagaan mo, yun yung talagang sulit na pag binigay mo sa anak mo, talaga mapapakinabangan niya. Hindi lang sa kanya, pati sa susunod niyang pamilya. Yun, natuwa ako sa Atomy dahil hindi lang po maganda yung sistema, yung produkto niya legit din. Kasi halos lahat ng network marketing company, it's either unique yung product na hindi mabibili sa labas, pero mahal. Normally, wala akong alam na network marketing na mura product. Do you agree?
wala akong nakitang toothpaste na sample sa labas na mas mumura sa Atomy toothpaste. Kaya pinapalakpakan po yan. In fact, wala akong narinig na toothpaste na yung ipin na umuuga, tumitibay pa. Meron, kwento ka lang mabilis. May nag-text sa akin, taga PhilHealth to si Beth. Beth ako uwi. Nag-text sa akin, SB, grabe yung toothpaste mo. Naka-schedule na ako para ipabunot yung umuuga kong ipin. Kasi naistorbo na ako pag nagsasalita, pag kumakain. Pero nung binenta mo ako ng toothpaste, yung ipin ko hindi na umuuga. Hindi na, naalala ko, may umuuga pala akong ipin. Hinawakan ko rin dalawa. Hindi na siya umuuga. Grabe, totoo. Kung hindi pa sinabi sa akin, o hindi pa tinext sa akin, nung binentahan ko, na nakakatibay pala siya ng ipin, hindi ko rin madidiscover. Wala akong narinig na toothpaste na gagawa yan. Kaya, bihira kayo makamit ng dentist. May dentist ba dito? Pag wala kasing sirang ipin, maubusan sila ng pasyente. Nakakatakot. Hindi, kailangan ng mga dentist malaman yung ating napakagandang toothpaste. Yun nga, bali, ngayon rin lang ako na, actually, sa totoo lang, kung alam nyo lang to, walang kumpanya sa industry ng MLM na gumagawa ng ginagawa ng Atomy. Especially, katulad ng ganito, once a month, event, naggastos lahat ng company, wala tayong binabayad. Palapakan nyo naman ang Atomy! I have never heard ni narinig, wala akong narinig na gumagawa ng ginagawa ngayon ng company. Na every month may event, hindi lang sa Metro Manila, sa bawat key cities, sa buong Pilipinas, at saka sa buong mundo. Ganong kalaki yung kumpanya natin, kung alam nyo lang po. Okay? We need to be proud na part tayo ng Atomy. Ang issue lang talaga, yung sasabihin sa atin na hindi mabilis ang kitaan dyan, mabagal. Pero itong totoo. Okay? Totoo. Tignan nyo. Yung mga pag gusto mo, may mga kilala kayong gustong pumayat, yung matataba. May mga kilala kayong gustong tumaba, yung mapapayat. Okay? Lahat pala ng bagay, pag minadali mo, delikado. Kahit yung pagpapapayat. Alam niyo ba yon? Hindi mo pwedeng madaliin yung pagpapapayat kasi pwede kang mapahamak. Pwede mag-collapse yung body mo pag bigla ka nag-fasting ng bigla, ng hindi ka handa. Kasi may nakita ko niyan eh, na 500 pounds siya. In-interview siya ni Oprah, paano niya nagawa yung 500 pounds? Siya yung unang-una na... Hindi pa kasi uso nun masyadong pagpapayat. Wala pa kasi yung puwerte nun. Yung puwerte natin, effective. Effective yan. Okay. 500 plus na interview siya ni Oprah, yung may Oprah noon. Sabi, paano mo nagawa yun na 500 pounds plus ka babae na nakapagpayat? Ano sabi niya? Na-realize ko, nung tumaba ako, bigla rin. Eh, hindi siya bigla. Kaya ako tumaba ng 500 pounds kasi habang nanood ako ng TV, kain ako ng kain. Hindi ko napansin na lumalaki na pala ako. Kaya yung pagpapataba, hindi rin siya bigla. Ganon din po kung gusto nyo mag-lose ng weight. Unti-unti rin lang po. Nakuha nyo po? Every time nakakapag-decide ka na nabawasan mo yung kanin mo ng kalahati, mag-rejoice ka kasi nagawa mo yun. Hanggang unti-unti mo siyang maging habit. Alam nyo, it's the same thing pag sa pag-asenso. Ganon din po sa pagbabago ng ugali. Kung ang ugali mo hindi maganda, oh, masama ugali, kung masama ugali mo ngayon, kailangan lang meron kang mentor. Kung hindi maganda ang attitude mo, kailangan lang merong sayong mag-guide na may magsasabi na huwag mong gawin yan, SP. Kasi hindi maganda sa paningin ng tao, sa paningin ng... Nakuha niyo po? Kaya perfect uli ang Atomy. Ang Atomy, nakadesign siya na may mentoring system na merong mag-aalaga sa'yo, mag-guide sa'yo, kasi ang Atomy, meron na naka-roadmap. Meron na siyang naka-design na na-proven system na yung pangarap mo sa buhay, pwede talaga matupad kung susunod ka at magpapakumbaba ka na sundin yung sistema ng Atomy. Palapakan nyo naman yan. Kasi why? Tingnan nyo. Di ba maraming ko-comment, SP, paulit-ulit naman yung one day seminar. Para nakakaantok na pag narinig mo na uli. Pero tingnan nyo, balik tayo. Sa nature, lahat ng bagay na natutunan natin, yung una tayong magbasa ng alphabet, ilang beses tayo nagbasa para matuto? Paulit-ulit. Paulit-ulit, tama? Ganon din po sa Atomy. Para natin ma-master yung sistema ng negosyo, huwag tayong mainip. Kailangan paulit-ulit. Actually, tinuturan tayo ng disiplina.
Ang military, yun yung unang tinuturo, di ba, discipline? Sa military ba, pwede kang mag-question? Di ba, sabi nila, sunod muna bago tanong. Hindi naman tayo ganun. Pero ang point ko is the same system ng Atomy. Kailangan lang mag-behave ka, didisiplinitin mo, disiplinahin sarili mo, na tuwing may one-day seminar, hindi pwedeng mag-absent ka. Bakit po? Kasi ang negosyo natin is duplication. Nakuha niyo po? Kung ano ka ngayon, kung ano yung ginagawa mo ngayon, kung ano yung habit mo ngayon, kung ano yung ginagawa mo, nakikita ng sila yung mabibuild mo. Ganon din yung mabibuild mong grupo. Nakuha niyo po? Pag palagi kang late pagpunta dito sa Atomy, guess what? Anong mangyayari sa grupo mo? Lahat ng grupo mo late. Lahat nasa dulo. Kaya ina-appreciate ko yung mga leader nandito sa harapan yung mga kanilang grupo. Palapakan nyo naman yung sarili. Ibig sabihin, sabi nga, di ba, sabi ni Park Han Hill na pag ng ating CEO, kung ano ka, yun yung mabibuild mo. Nakokopya yan sa'yo. Alam nyo ba yun? Kung anong behavior ugali ng mga anak natin, hindi natin maitatatwa, nakopya yun sa atin. Tama ba? Kaya pag may nakita mong hindi maganda sa ugali sa anak mo, okay, huwag mo ituro sa asawa mo. Ikaw kasi, gaya-gaya anak mo. Bago mo ituro sa asawa mo, tignan mo muna sarili mo. Baka sa'yo nakopya, di ba? Diyan nag-aaway yung mag-asawa. Hindi, balik tayo rito. Sa Atomy, balik tayo rito. Sa Atomy is the same. Kung gusto mo makapag-build ng tamang organization, mag-uumpisa talaga sa'yo. Wala tayong choice. Hindi kay upline mo. Do you agree? Kasi merong something mystery na once ikaw nag-invite, kahit inilagay mo doon sa pinakadulo, ang tinitignan pa rin yan, ikaw na nag-invite sa kanya. Nakuha niyo po? Kahit nilagay mo yan doon sa pinakadulo, siya ay sponsor, ang tinitignan pa rin niya na magiging ehemplo niya o model niya, ikaw. Kaya kung hindi maayos, okay, yung pinapakita mo, hindi ka disiplinado, susulpot lilitaw ka sa mga event. Okay? Ganon din sila. Magugulat ka na lang, okay? Dahil susulpot lilitaw sila, unti-unti silang nawawala. Kaya nagtatakay marami, bakit hindi ako makapag-build? Bakit hindi dumadami tao ko? Kasi nga, hindi mo alam yung ginagawa mo pala, hindi tama sa tamang duplication. Kaya ina-appreciate ko yung aking upline, ang ating idol, ang ating ating model, ang ating star master, Lee Yun Mi. Kasi nai-stretch niya ako sa tamang pagiging model na upline. Napakaaga nandito na sila na alas G's. Okay? Samantalang ako, pinipilit ko makarating alas G's. Palaging hindi ko na nai-hit. Pero nagpapasalamat ako dahil yung model natin ay nagpapakita ng magandang example. Pero yun nga, balik tayo rito. Ulitin ko ulit, isang pinapaalala palagi sa atin yung company motto na serve with humility. Guys, makikita yung totoong humility kung sumusunod ka sa sponsor na nakaatang sa'yo, sa mentor mo. Kasi once walang nagme-mentor sa'yo ngayon, that means, maring hindi ka pa sumusunod sa system. Kailangan meron tayong mentoring program o system na kailangan nating masunod. Kasi why? Hindi natin nakikita yung mali natin. Do you agree? Madali tayong makakita ng mali ng iba, pero yung sarili natin mali, hindi natin makikita. At nakakalungkot kung walang magtuturo sa atin. Bakit? Tayo rin magsasuffer pag wala nagtuturo sa atin ng tama. Tama po ba? Kaya yung mentoring program ng Atomy, napaka-importante po para makapag-build tayo ng long-term, healthy, strong team sa ating organization dito sa Atomy. Palapakan naman natin yan. And then gusto ko lang po i-share sa inyo yung isa sa gustong-gusto kong i-share sa marami sa atin na alam ko na kailangan nyo rin itong ma-share sa maraming tao. Yung madiscovery ko po yung statistic na majority ng tao pag nag-edad ng 60 years old. Narinig nyo na probably ito, no? Majority ng tao pag nag-edad ng 60 years old, 70% na nag-iedad ng 60 years old are dependent on other people. Ibig sabihin, financially failure, financially broke. Naniniwala kayo dyan? Majority na matatanda na kilala natin ngayon, it's either walang pera o umaasa sa iba. Tama? According sa statistic,
Only 1% ang yumayaman sa edad na 60 years old pataas. Sa mga retirees. 4% lang daw yung financially independent. Okay, and majority financially failure. Gusto ba natin pag edad natin na 60 years old, financially failure tayo? Gusto ba natin pabigat tayo sa mga mahal natin sa buhay? Guys, take note. Mark my word. Kung hindi ka magkakaroon ng passive income, makakasama ka sa majority. No work, no pay ka. No sales, no income. Wala kang passive income. Pag tumigil ka magtrabaho, tigil ang income mo. Kaya panahon na para buksan natin isipan sa sistema. Ang sistema ng Atomy, proven na for more than 10 years. Nagbibuild tayo ng loyal consumer. Ang kagandahan niyan, walang limit. Ang negosyo natin, hindi lamang sa lugar niyo. Hindi lamang sa Pilipinas. Potential niya is global. Buong mundo. Nakikita niyo ba yung potential niya kung gaano kalaki? Honestly, hindi mangyayari yung income na 1 million a month, half a million a month, kung hindi kasama yung international market. Nakuha niyo po? Kaya kailangan na nating umpisahan yung negosyo hindi lamang sa Pilipinas. Lawakan natin ang ating prospected clients kahit sa labas po ng bansa. Kaya sana po ulitin ko ulit, ito na yung time para magdesisyon na 2 to 3 years from now, may time frame po ang Atomy. 2 to 3 years from now, malalagpasan mo na yung income ng ordinaryong Pilipino sa Pilipinas. Kung siseryosohin nyo lang yung sistema. Be disciplined enough. Unang-una, sabi nga, desire is the beginning of all achievements. Yung desire, dagdagan natin ng dedication and discipline. Na pag mayroon tayong event, huwag nyo pong isasabay. Pag may mga special event tayo sa Atomy, one-day seminar sa Center sa Kalayaan, or sa ating Success Academy sa 25 and 26, ngayong buwan, drop everything po. Kasi kung wala ka ron, maniwala ka sa hindi, majority ng mga tao mo sa ilalim, madedemoralize. Okay? Sila mismo, sa susunod, wala na rin. Yun ang mangyayari. Eh, si upline pala, hindi pumupunta. Pwede naman pala, hindi pumunta. Mangyayari, makakapag-build ka ng uncommitted people under you. Nakukuha niyo po? Noong nagpunta po kami sa Taiwan, first time ko po lumabas ng bansa. Actually, sa previous company ko, 3 times or 2 times din po dapat ako na nakapunta sa ibang bansa dahil sa incentives. Kaso palagi may problema yung passport ko sa discrepancy sa spelling. Napakahirap di ba mag-ay sa Pilipinas ng discrepancy. Kaya awa ng Diyos sa panahon ng Atomy, nakapunta ako ng Taiwan. Guys, grabe. Yung mga Taiwanese people, di ba? Taiwan, nagpupunta mga Pilipino ron dahil malaki raw ang sahod. Yung mga Taiwanese na na-meet namin na Atomians, sila mismo nagre-resign sa work para gawin yung Atomy. Imagine mo, ang mga Pilipino nagpupunta ron para magtrabaho, samantala yung mga Taiwanese na nagtatrabaho doon, nagre-resign para gawin yung Atomy. May na-meet kaming Malaysian na unang niya nakita Atomy, nakita niya yung vision na pwede talaga siyang mangyari. Na sa mangyari yung vision ng Atomy sa Korea, mangyayari rin sa Malaysia. Ginawa niya po yung Atomy part-time na nila mag-asawa. Sa umpisa, maliit ang kita ng unang year. Expect niyo po yung sa unang year, nagtatanim ka pa lang kasi. Parang farmers. Di ba ang farmers sa unang pag nagtanim yan, depende sa tinanim, wala naman kagad-ani. Di ba? Apan, pag nag-plant ka, meron tinatawag na time period na mag-wait ka, di ba? Ano muna, nourishing. Nagpe-fertilize, nag-nourish. Ang harvest sa proper time, tama? Nung ginawa nila yung business, in 1 year, na-realize nila yung potential. Dinala nila sa Indonesia, from Malaysia, Indonesia, Taiwan, yung negosyo. Alam niyo po, after more than a year, okay, actually more than 2 to 3 years, naging royal master po yung mag-asawa, earning more than 1 million a month in Malaysian money. Okay? Sabi ko nga, nakita ko rin po na it will happen soon in the Philippines. Okay? Sana po makita niyo yung sarili niyo. Ma-visualize nyo sa sarili nyo na nag-earn kayo at least. Okay ba makaranas kayo na kumita na at least half a million a month? Anong pakiramdam? Nag-half a million a month na kayo? Dapat ganun ang pakiramdam. Dapat ganun. Alam nyo ba yung sinasabi ng Biblia sa Hebrews 13? Hebrews chapter 12 pala. Maraming tao hindi ito naririnig. Ngayon, share ko sa inyo. Sabi sa Hebrews 12, tinuro doon yung definition ng faith. Faith is being sure of what you hope for.
being certain of what you do not see. Pag ang faith daw in-apply mo, walang imposible, biblically. Tama? Ang faith, ano yung faith? Yung naniniwala ka na sa parating, kahit wala pa siya, naniniwala ka na, nandiyan na siya. Dapat ngayon pa lang, masaya ka na, excited ka na, kahit wala pa siya. The only way para magkaroon ng miracle sa buhay mo, makita mo talaga yung totoong miracle, i-apply niyo po yung sinasabi ng Hebrews. Yung paniniwala sa wala, sa hindi pa nangyayari. Yung sitwasyon mo ngayon is just temporary. Naniniwala ba kayo na temporary lang yung sitwasyon nyo ngayon? Naniniwala ba kayo na sitwasyon nyo ngayon temporary lang? Ay, yung iba talagang duda pa. Ang laki ng duda nyo, no? Kasi, what's hindi mo claim yan? Yung power mo wala. Totoo lang, guys. Alam nyo ba, 70% ng katawan natin is, ano, water, di ba? Alam nyo ba ang water may memory? Search po yan. Water memory. Kung ano raw nasa katawan mo, pag negative ka, negative yung energy mo, 70% ng katawan mo negative. Mahirap yung mabawi unless magdi-decide ka. Even today. Tayo po yung nagdi-decide it's either negative or positive yung energy natin. Naniniwala kayo doon? The only way para ma-attract mo yung excitement, yung faith na sinasabi ng Hebrews, is believing on something na wala pa, parating pa lang. Anong pakiramdam mo? For example, next month, o next katapusan, sa katapusan, tatanggap ka ng 1 million. Anong pakiramdam mo ngayon? O, di ba? Ganun, o! Oh! Dapat ganun, tumatalon! Palang, di ba? Totoo! That's the only way. Totoo yun. Totoo yun. The reason, bakit, actually, to be honest, maraming beses ko na po napatunayan na totoo yung effect niyan. Pag naniniwala ka ngayong araw, for example, pag gising mo sa umaga, sinabi mo kay God, nagpasalamat ka kay God, sinabi mo kay God, today, Lord, may mangyayaring miracle. Today, Lord, bibigyan mo ko ng blessing na matagal ko nang hinihiling sa'yo. Tapos excited ka na, alam mo, honestly, hinding-hindi si God magdududa ibigay sa'yo. Diyan mo rin mapapatunayan totoong may Diyos. Marami sa ating religious pero dinideny yung power ni God. May kapangyarihan ng Diyos baguhin yung buhay natin. Do you agree? Yes. Using, ito totoo, itong totoo. Ang Atomy maganda. Lahat na ng aspeto. No? Ito lang yung company sa buong industry nagpo-promote ng balanced life. Tama? Sa labas, pag pumunta ka, pinopromote lang health. Health at ano? Health and wealth. Tama? May company nga, yun ang pangalan eh. Health and wealth. Pero sapat ba yung health and wealth para maging successful tayo? Hindi. Napatunayan ko na yan. Ang dami kong kilala. Nakabili ng Ferrari. Pero sira ang pamilya. That means sira ang relasyon niya kay God. Kaya nasira ang pamilya. Tama? Hindi siya masaya. Makikita mo siya. Nakasama ko siya eh. Palagi siya naghahanap ng palagi nagbibisyo. Naghahanap ng para mapunuan yung kalungkutan. Tama? Pero kung totoong successful ka, walang bisyong magpapasaya sa'yo. Dahil ang totoong success, nasa loob mo mismo. Do you agree? First time ako nakakita ng kumpanya nagpo-promote ng balanced life. Perfect siya sa design ng Diyos sa atin. Tama? Kalaban lang ng Diyos ang ayaw ng ganitong plan. Totoo. Totoo. Kaya kung gusto mong masunod yung plano ng Diyos sa atin, sa Jeremiah 29 verse 11, guys, ipag-pray niyo ang Atomy. Ipag-pray niyo ang Atomy na maging part talaga siya ng buhay mo. By purse, paano magiging part ng buhay natin ang Atomy? Paano ka may in love sa Atomy? Yes, that's the first step. Okay, marami sa ating member lang. Di ba? Hindi bumibili ng product, hindi nagbibuild ng business. Member lang. Marami kayong mamimit na ganyan. Ano nangyayari sa mga ganyan? Namumula. Guys, tanggalin niyo na po sa isip, member ka, pero wala kang ginagawa. Mawawala ka, definitely, sa Atomy. Kaya yun lang, ulitin ko le, ang number one pipigil sa atin sa tagumpay, walang iba, kundi ang ating mismong sarili. Kaya you need to convince yourself na gusto ng Diyos maging successful ka. Do you agree? Yes. The reason ba't kayo be-bless ng Diyos mo? Dahil para maging blessing ka sa ibang tao. Yes. Palapakan nyo yan. Kaya maraming taong hindi masaya. Alam nyo ba't maraming taong hindi masaya? Kung tatanungin ko sa inyo, honestly,
Marami sa atin desperado, marami sa atin depressed. Alam mo bakit? Why? Sa palagay niyo, bakit may mga tao nagsisuicide pa? Bakit? Bakit? Sa palagay niyo? Okay? Hindi raw kontento? Ano pa? Pagod? Ay, masarap mapagod. Pag pinawisan ka, lalo ka lalo. Alam niyo, totoo? Yun! Actually, tama siya to. Galing ni Gisar. Actually, ito. Kapag hanggat hindi mo nakikita yung sarili mo, nakakatulong ka sa ibang tao, hindi mo makita yung totoong kaligayahan na gustong pakita sa atin ng Diyos. Dapat makita nyo yung sarili nyo, nagkakaroon ka ng part, ng impact. Nagagamit mo yung sarili mo para magkaroon ka ng impact sa buhay ng ibang tao. That's the only key para mawala yung pagiging malungkutin, pagiging depressed, boring. Guys, exciting makatulong ng kapwa mo, di ba? Exciting, di ba? Exciting ba makatulong sa kapwa? Yan yung totoong joy, pure joy, na pag umiga ka sa kama, tulog ka agad. Yan yung pure joy na pag natulog ka, na naginip ka, masaya. Hindi nightmare. The only reason, but maraming taong hindi masaya, kasi makasarili. Palagi mong tinitignan yung sarili mo, yung makukuha mo, o yung wala ka, yung kulang mo. Bakit hindi mo naman tignan yung kulang ng iba? Bakit hindi mo naman tignan kung ano yung meron ka at pasalamatan mo? And then, itry mo i-share sa iba yung alam mong kailangan nila. Perfect po ang Atomy. Ang Atomy is like a test. Para po itong, ano, sa Tagalog ng test, pagsusulit. Para itong pagsusulit sa iyo mismo nung gumawa sa atin. Kung ano yung puso meron ka. Pag makasarili ka, pag ikaw selfish, and most of us, selfish, maraming times, di ba? Pag selfish ka, makikita mo, palagi kang walang kasama pag tuwing may event. Nag-iisa ka lang palagi. Totoo! Isang reason, totoo, ilang linggo ka nang walang kasama sa Atomy. Kung isang linggo ka na, o isang buwan ka nang walang kasama sa Atomy, isang buwan ka nang selfish, nakatingin sa sarili mo. Do you agree? Palagi ka nakatingin sa sarili mo, hindi mo tignan yung pangangailangan ng kapwa mo. Wala kang pera? Hindi lang mo naman po pera binibigay. In fact, isa sa mga makapangyarihang bagay na pinagkaloob sa atin ng Diyos, yung magkaroon tayo ng pagkakataon makatulong sa kapwa, yung ishare mo lang yung nakikita mong kagandahan ng Atomy, is enough para makita yung puso mo kung talagang may gininto ang puso ka. Tanungin ko kayo, meron ka bang gininto ang puso sa palagay mo? Yes or no? O yung iba hindi makasagot. Kasi, guys, ulitin ko ulit. Pag palagi kang depressed, palagi kang malungkot, isa lang sign, palagi kang nakatingin sa sarili mo. Palagi kang nakatingin sa kailangan mo, sa kukuhain mo. Sabi nga, ang happiness, ang kaligayahan, hindi nang gagaling sa iba, sa iyo mismo. Ang kaligayahan mo, ikaw mismo ang gumagawa. Hindi sa asawa mo, hindi sa mga anak mo, sa iyo mismo. Hindi lahat pumapalakpak, hindi sila nag-agree. Kasi naniniwala ako. Ulitin ko ulit, perfect ang Atomy para magamit mo. Every time sineshare mo siya, nakakatuwa tuwing nagpe-present ako, yung mga taong wala ng hope, nakita ko yung sarili ko sa kanila eh. Pwede pala. Pwede palang umasenso, pwede palang matupad yung pangarap, pwede palang makapag-travel around the world, pwede palang mabili yung mga pangarap kong bahay, pwede palang mabili yung pangarap kong sasakyan. Pwede pala. Kailangan nyo lang pong tanggalin yung duda. And the only way para mawala yung duda, paano nawawala ang self-doubt? Anybody? Information, knowledge. Knowledge. Kasi, di ba, normally, pag hindi mo kabisado isang bagay, duda ka. Naalala nyo? First time yung pumunta sa isang lugar, hindi mo kabisado. Di ba, takot ka, baka maligaw ka, tama? First time yung mag-kiss. Naalala nyo ba? Di ba, duda ka? Baka bad breath ka o yung kakakiss. Baka siya bad breath o ako bad breath. Di ba lahat ng first time duda tayo? Do you agree? Tama ba? Para mawala yung duda mo sa Atomy, una-una gamitin mo yung produkto. Pangalawa, balik-balik ka rito. Kasi yung repetition is the mother of all learning.
Magugulat ka na habang natutulog ka, binabanggit mo yung sinasabi ni CEO. Sasabihin ng asawa mo, "Oy, ano sinasabi mo?" Sine-seminar mo na pala siya, tulog ka pa rin. Naranasan ko po yan, nagse-seminar ko sa panaginip. Hanggat hindi nyo nagagawa yan, that means hindi nyo pa-memorize yung sinasabi. Pero ulitin ko le, dapat ma-enjoy natin yung ginagawa natin. Most of all. Tama? Tama? Ulitin ko le, yung pag nakaupo yung kaibigan mo dyan, nakita niya may pag-asa pa pala yung kalusugan ko. Maraming tao, di ba? Sinabihan na ng doktor, wala ng pag-asa. Tama yung testimony kanina, di ba? Hindi ka nagagaling. May nakausap ko kanina ron, sinabihan daw yung ng doktor yung pasyente, habang buhay ka ng may asma. Eh may nag-share ng hemohim. Gumaling sa hemohim, binalikan niya talaga yung doktor. Dok, sabi mo wala na akong pag-asa. Ito lang ininom ko, bakit ako gumaling? Sabi ng doktor, saan mo nabili yan? Kailangan ko yan. Sinare sa akin na ating host, hindi nyo pala narinig, no? Pero totoo, nagbibigay tayo ng pag-asa sa mga walang pag-asa. Isa sa pinakamahirap pagalingin sa lahat ng sakit, alam nyo ko ano? Sakit sa bulsa. Tama ka doon. Sino yung... yung cancer sa bulsa, marami sa atin, wala nang kagalingan. Guys, honestly, ang Atomy, malaki ang chance gumaling yung sakit sa bulsa. But first, it must start from you. Dapat gamitin mo yung product, maniwala ka sa product, maniwala ka sa kumpanya, maniwala ka sa ginagawa mo, and sooner or later, yung blessing na nakahanda sa'yo darating na. Marami pong salamat, mabuhay kayo. Ay, bago ako magtapos, sorry. Company Future Plan. Company Future Plan. Ang nakakatawa sa company, guys, alam nyo ba yun, na may inauguration na yung bagong building natin? Sa Korea, ngayong April, meron tayong 3 billion worth, US billion, ha? Worth of facilities na i-inaugurate ngayong April sa Korea, at may future plan din magtayo ng facilities sa Taiwan. Palapakan nyo naman yan. Tapos may mga parating tayong product. Excited ba kayo? May mga product tayong infant. Infant product. Magkakaroon tayo ng baby diaper. Hindi gawa sa recycled paper. Magkakaroon tayo ng product na infant milk, baby, infant milk. One of the best quality na mabibili ng pera nyo. Kung mahal nyo talaga anak nyo, yung mga taong mahal nila anak nila, yung mga baby nila, yung napakagandang quality, one of the best quality na mabibili sa market. Then yung nga, nakakatuwa, di ba? Ito pa. Di ba, isa sa mga pangako ng ating ng CEO, na once nagkaroon ng Royal Master, once, naging Royal Master ang Star Master natin! Palakpak na! Magkakaroon ng orphanage dito sa Pilipinas na sponsor ng Atomy! Yung mga street children sa kalsada, yung mga elders, guys, ito, bawat cities na magkakaroon ng Royal Master, I hope someday magkaroon din ng orphanage. Isa sa nakita ko sa company natin, wala ko na rin na company na gumagawa ng ganyan, tama? Na maging part ka, na magkaroon ng bahay ampunan dahil yung mga batang naaabuso sa kalsada, na namamalimos, may ilalagay na natin sa tamang lalagyanan, di ba, hindi na sila maabuso. Masarap ba maging part ng ganitong klaseng vision? Makita mo yung sarili mo, nakakatulong ka sa kapwa mo, ang isang pinakamalaking kayamanan na makukuha natin dito sa lupa. Tama? Na may premium yan, may treasure tayo sa langit na hindi naman nakaw at hindi nabubulok. Kaya naniniwala ko, guys, ulitin ko le, pag nakatulog kayo mamayang gabi, bad news. Ibig sabihin, yung vision nyo, yung pangarap nyo, hindi pa malaki. Pero tip ko sa inyo, guys, pag-isipan nyo mabuti yung future nyo, bigyan nyo lang ng 2 to 3 years ang company, seryoso nyo with dedication and discipline, naniniwala kayo, magkikita-kita tayo at the top. Marami pong salamat, mabuhay kayong lahat.